lungkot lang, ikaw na nga ang tumulong, ikaw pa ang magiging masama. Guys, welcome to my YouTube channel. This is your Inday. Kumusta po ang lahat? Naway nasa mabuting kalagayan tayo at may mabuting pananatawan. Sa bagong upload ni Bonso, marami po ang napaiyak. Marami po ang naiyak. Maraming nasaktan dahil sa ginawa ng kanyang pinuntahan na bahay. Tayong mga Pinoy, nakakalungkot mang isipin. Marami talaga ang ganitong klaseng pag-uugali na tayo na nga ang tinulungan, gagawin pa nating masama ang tumulong sa atin. Imagine, sasalubungin tayo sa di magandang asal o di magandang ipinakita. Pumunta tayo sa isang bahay na maganda ang intention natin. Ang intention, ang purpose ng pagpunta natin doon sa bahay is tumulong or tulungan ang nangangailangan. Pero anong nangyari? Siya po ang naging masama. Kanina habang pinapanood ko ang bagong vlog ni Bonso, ako po ay mababaw lang po ang luha. Habang umiiyak si Bonso, sinasabayan ko siya sa pag-iyak. Kasi hindi ko din matanggap na siya na nga ang tumulong, sasalubungin pa ng hindi masamang, hindi magandang pag-uugali. Tuwa na sana, kasi sa first 5 minutes or 10 minutes ng video, may sumalubong sa kanyang mga bata. Nakakatuwa kasi panaisambit sila sa happy-happy lang, which is mapapatunayan natin doon na sila talaga ay nanonood sa mga vlogs ni Bonso. Alam na alam nila ang tagline na happy-happy lang. Na-happy ako. Pero bandang huli, bandang kalagitnaan ng kwento ng video ni Bonso, naiyak din ako. Bakit? Dahil sa ginawa, pinakita ang asal ng kanyang pinuntahan na bahay. Sabi nga ni Bonso, hindi siya palaway na tao, ayaw niya ng gulo. Baka daw, siya lang daw ang naging dahilan. O maging dahilan. Nakakalungkot na may mga ganitong tao na hindi ma-appreciate may marami talaga mga tao talaga ganito kahit dito sa amin. Marami tinulungan na nga sila, ang tumulong pa ang naging masama. Sad feelings lang, kumbaga. Na sa kabila ng iyong pagtulong at ganda ng intensyon mo sa pagpunta sa bahay na pinuntahan mo o pinasukan mo. Ayun ang maaano natin, yung pag-iyak ni Bonso. Grabe na pili ko talaga doon ang sakit na dinaramdam ni Bonso. Diba? Parang naalala ko lang din ang ginawa ng magkakapatid sa kanya. Alam niyo na kung sino ang tinutukoy ko. Kaya nasabi ko, marami talagang mga taong ganito
Kasi doon pa lang sa in-example ko, grabe na yun. Grabe na yun ang pang-aano nila kay Bunso. Sila na nga ang natulungan. Si Bunso pa ang naging masama. Tao nga nito, no? Na sila na nga ang natulungan. Ang tumulong pa ang ginawang masama. Pero, napapag-isip-isip ko din na isa yan sa mga, kung baga sa Bisaya, lamas. Lamas sa iyang vlog or sa kanyang pagtulong. Isa yan sa mga isa sa part ng challenge sa kanyang pagkakawang gawa. Hindi lahat ng mga taong tinutulungan ay nakaka-appreciate. May mga taong tinulungan na hindi ma-appreciate kahit anong pakitang gilas mo sa iyong kapwa. Hindi nila ma-appreciate. Mga swapan ang mga ganitong tao, klaseng tao. Pero, yun na nga, part yan ng ano, ng kanyang mission. Na kung baga pinasok mo yan, whatever happened, tanggapin mo. Basta ang pinaka-importante dyan is makatulong ka sa kapwa mo, wala kang inaapakang tao, ang hangad mo lang ay tumulong sa kapwa mo, sa mga nangangailangan. Ipasa Diyos mo na lang yan, Bunso ng Ismolino. Dahil alam ng Diyos na ikaw po ay napakamabuting o napakabuting tao. Wala kang iniisip kundi ang pagtulong sa kapwa. Gawin ka mang masama, ipa sa Diyos mo na lang. Para sa mga taong hindi nakaka-appreciate sa kanyang mga ginagawa. Bang puso meron kayo? Lagi yung pakakaisipin na hindi sa lahat ng panahon may mga taong magkakawang gawa o mag-aano sa inyo ng tulong. Yan ang pakakaisipin. Bihira na lang ngayon sa panahon to na sobrang krisis, bihira na lang ngayon. So dapat pahalagahan ninyo ang mga taong tumutulong sa inyo. But don't worry, Bunso. Part yan ang iyong sakripisyo. Maging matatag ka lang sa lahat ng bagay. Sa pag-charity mo, parte yan ng iyong pag-charity. Sacrifice lang lagi. Alam kong hindi ka papabayaan ni God. Nandito lang kami palagi. Lahat ng mga supporters mo. Sasama sa iyo hanggang sa dulo. Maraming salamat po mga kabunsuan. God bless at ingat po sa lahat. This is Inday Jenny once again. Have a great day.